Matapos nating pag-usapan nakaraan ng level 1 sa iceberg ng mga di mo dapat i-search sa internet o Google, pag-usapan naman natin ngayon ang pinakasikat na iceberg na na-upload sa Reddit na may titulong Horror Cinema Iceberg o Iceberg Chart ng mga horror at disturbing films. Kung ikaw ay wala pang idea kung ano ba ang isang iceberg chart, sinasuggest ko muna sa iyo na panoorin ang video na nasa itaas at pagkatapos ay muli mong balikan ang video na ito. Disclaimer lang sa mga manonood ng video na ito. Hindi po ako isang movie expert kaya kung ano man ang maririnig niyo sa aking reviews sa mga pelikula, ito ay sarili ko lang sa loobin at opinion dahil kagaya nyo, isa lang din ako manonood na mahilig sa ganitong klase ng movies. Paalala lang din na maaring sensitibo ang mga topics tungkol sa mga pelikula na ating pag-uusapan, kaya naman kung ikaw ay maselan at mahina ang loob ay pwede mo nang itigil ang panonood nito. Pero kung ikaw ay isa sa mga curious na kagaya ko at mahilig i-challenge ang sarili, ay pwes, umpisahan na natin ang mga movies na nakalista sa level 1. Friday the 13th, isa itong horror slasher film na unang ipinalabas noong 1980 at may tuturing na isa sa mga nag-umpisa sa ganitong style o subgenre. Umikot ang storya sa isang summer camp na kung tawagin ay Camp Crystal Lake, isang bakasyonan o camping site para sa mga bata. Balibalita na sa lugar na ito ang sunod-sunod na trahedyang nagaganap, ngunit di ito naging hadlang sa isang grupo ng mga kabataan na matigas ang ulo at patuloy pa din sa pagbakasyon grande sa nasabing lugar. Di katagalan ay sinapit nila ang mapait na karanasan sa serial killer na si Jason, isang lalaki na nakasuot ng hockey mask at may dalang machete. Naging successful ang nasabing pelikula kaya naman ito ay nasundan ng 11 installments, kasama na ang Jason X kung saan ang antagonist na si Jason ay umabot hanggang outer space at naging cyborg. Ang Freddy vs. Jason naman ay crossover film kung saan naging magkakompetensya sila ni Freddy na sumikat naman sa pelikulang Nightmare on Elm Street. At ang pinakahuling pelikula ay reboot noong 2009 kung saan pinakita ang backstory ni Jason at dahilan ng kanyang pagpatay at kung bakit Friday the 13th ang naging title ng pelikula. Sumunod sa ating list ay ang pelikulang Nightmare on Elm Street na ipinalabas noong 1984, apat na taon matapos ipalabas ang Friday the 13th. Isa din itong slasher horror film ngunit tinawag na supernatural slasher ang main villain na si Freddy. Sa kadahilanang ito ay umaatake lamang sa panaginip. Trademark ni Freddy ang kanyang green and red stripes na sweater, sunog na mukha at ang gloves na may matatalas na metal claws na ginagamit niya sa kanyang mga biktima. Sa backstory ni Freddy, pinakita na siya ay dating hardinero sa isang school at isang PDF file. Natuklasan ng mga nanay at tatay ng mga bata ang kanyang ginawa kaya naman siya ay sinunog ng buhay na naging dahilan ng kanyang nakakatakot na postura. Dahil sa matinding galit ni Freddy sa kanyang sinapit at sa kagustuhan na makaganti, ay muli niyang binalikan ng mga estudyante ng Springwood at sila ay hinanting isa-isa sa panaginip. Child's Play, slasher film din na pinalabas noong 1988. Kwento ito ng isang magnanakaw na matapos mabaril ng isang polis ay napagpasyahan na ilipat ang sarili niyang kaluluwa sa isang manika sa pamamagitan ng voodoo. Di katagalan ang manika na may kaluluwa na mapaghinganting magnanakaw ay napasakamay ng isang pamilya. Niregalo ito ng isang nanay sa kanyang anak na si Andy at pinangalanan Chucky. Dito na nag-umpisa ang paghihiganti ng killer manika na sumikat at naging katatakutan ng mga bata noong dekada 90. Nagkaroon ito ng anim na sequel kasama na ang Bride of Chucky kung saan ay nagkaroon siya ng asawa at di katagalan ay nagkaroon ng anak sa Seed of Chucky. Nagkaroon din ito ng reboot na ipinalabas noong 2019 ngunit umani ng negative reviews dahil sa di umano'y nakakatawa ang itsura nito. Sumunod sa ating list ay ang Japanese horror film na The Ring. Tungkol ito sa isang reporter na nag-iimbestiga tungkol sa isang cursed videotape na di umano'y matapos mong panoorin ay babawian ka ng buhay makalipas ang 7 araw. Sumikat ang pelikulang The Ring at ang karakter nito na si Sadako di lang sa Japan kundi pati na din sa Amerika at di katagalan ay nagkaroon ng US adaptation na ipinalabas noong 2002. Japanese horror film din ang sumunod sa ating list na may titulong Ju-on o sa Ingles ay The Grudge. Kwento naman ito na isang bahay na may sumpa dahil sa isang malagim na krimen na nangyari sa dating pamilyang nakatira dito. Isang lalaki ang pumaslang sa kanyang asawa at anak dahil sa matinding selos at naging dahilan upang mabalot na sumpa ang nasabing bahay.
Di umano ang sumpa na nakapaloob sa bahay ay nalilipat sa kung sino mang magkaroon ng koneksyon dito. Kagaya sa daring, nagkaroon din ng US adaptation ng Ju-on at tinawag na The Grudge na ipinalabas noong 2004. Kagaya ni Freddy at Jason, nagkaroon din ng crossover film ang dalawang antagonist sa The Ring at The Grudge. Pinamagatan itong Sadako vs. Kayako na ipinalabas noong 2016. Next ay ang pelikulang Scream na ipinalabas noong 2006. Isa din itong horror slasher film na nagkaroon ng tatlong sequel at isang reboot na ipinalabas ngayong taong lamang. Mayahalin tulad din sa Friday the 13th ang pelikula na ito sapagkat parehas nakamaskara ang killer at mga kabataan din ang target na maging biktima. Sumunod sa list ang isa sa mga paborito kong horror film na nasama dito sa Iceberg Chart. Walang iba kundi ang Insidious na pinroduce ng Blumhouse Productions at dinirect ni James Wan. Isa sa mga baguhan ngunit magaling na direktor pagdating sa horror. Kwento ito ng isang batang nagngangalang Dalton na nakoma matapos maaksidente nang minsan itong umakyat sa attic. Matapos nito ay sunod-sunod ng nakakatakot at di maipaliwanag na experience ang naranasan ng parents ni Dalton. Dito ay napagpasyahan nilang lumipat ng bahay ngunit hindi pa din sila tinantanan ng kababalaghan na kanilang nararanasan. Dahil dito ay napagpasyahan na nilang humingi ng tulong kay Elise na isang psychic at saka grupo nitong paranormal investigators na si Specs at Tucker. Dito ay pinaliwanag ng grupo kung ano ba talaga ang nangyari at bakit nila ito nararanasan. Para sa akin ay nakakatakot talaga ang pelikula na ito dahil meron itong unpredictable jump scares. I can still hear that voice. At madaming multo na may kakaiba ang itsura na talaga namang maiisip mo hanggang pagtulog. Directed by James Wan din ang sumunod na pelikula na may pinamagatang The Conjuring. Kwento ito ng mag-asawang paranormal investigators na si Ed Warren at Lorraine Warren. Umikot ang istorya ng pelikula sa mga paranormal cases na na-encounter nila sa kanilang pakikipaglaban sa masasamang elemento. Mga ka-Iceberg, huwag lang kayo malilito sa Insidious at Conjuring dahil kahit ang gumanap na tatay ni Dalton at gumanap na Ed ay iisang artista lamang, unfortunately, di sila connected. Based on true events ang Conjuring, samantalang ang Insidious naman ay fiction lamang. What is it? Whatever Lorraine sees, feels, touches, takes a toll on her. Last movie sa level 1 ng Iceberg of Horror and Disturbing Films ay ang pelikulang The Annabelle na ipinalabas noong 2014. Connected ang pelikulang ito sa The Conjuring dahil ito ay isa sa mga kasong na-encounter na mag-asawang Warrens. Sa katunayan nga ay makikita ang totoong manika sa kanilang museum. Umikot ang istorya sa isang mag-asawa kung saan pinapakita ang babaeng buntis ay may malaking collection ng porcelain dolls. Dahil sa hilig nito sa manika ay niregaluhan ito ng lalaki ng isang vintage porcelain doll. Dahil sa isang masalimuot na pangyayari na involve ang kanilang kapitbahay, walang kaalam-alam ang mag-asawa na ang manikang kasama sa kanilang koleksyon ay isa na ngayong instrumento na ginagamit ng demonyo upang makapanghasik ng lagim. Dumako tayo ngayon sa ikalawang level ng Iceberg. Kung kanina ay halos puro slasher films na nakapaloob sa level 1, ihanda mo ay yung Sikmura dahil mga disturbing films naman ang tampok dito sa level 2. Una sa ating listahan ay ang The Texas Chainsaw Massacre na unang ipinalabas noong 1974. Kwento ito ng serial killer at ng pamilya nitong cannibal na nambibiktima ng mga taong napapadpad sa kanilang lugar. Kilala ang killer dito bilang si Leatherface dahil sa kanyang suot na maskara na gawa sa balat ng tao. Kapansin-pansin din ang kanyang armas na isang chainsaw o yung ginagamit pang putol ng kahoy. Ipinagbawal sa iilang bansa ang nasabing pelikula dahil sa matinding violence na nakapaloob dito. Nagkaroon ito ng madaming franchise at tribute at kamakailan ay ginawa ng Netflix ng sarili nilang version. Speaking of chainsaw, dumako naman tayo sa isa. Next sa ating list ay ang The Hills Have Eyes na unang ipinalabas noong 1977 at nagkaroon ng reboot noong 2006. Honestly, di ko pa napanood yung naunang version kaya ang ibibigay ko sa inyong detalye ay tungkol sa ipinalabas noong 2006. Umikot ang istorya sa isang pamilya na na-stranded sa isang disyerto habang sila ay papunta sa San Diego. Lingid sa kanilang kaalaman ay napadpad sila sa isang lugar kung saan isang grupo ng mga tao naging survivor sa nuclear test at ngayon ay natutunang kumain ng tao. Kung napanood mo na ang Wrong Turn ay halos parehas lang sila nitong The Hills Have Eyes. Pinagkaiba nga lang ay walang cannibal na nakakainis sa pelikulang ito.
Hostel, isa itong horror trilogy kung saan pinapakita ang isang secret organization kung saan ang mga mayayamang membro ay nagbabayad ng mahal upang makanood ng live na torture at patayan. Mapapansin sa pelikula na ang karaniwan nilang target ay mga turista na napapasyal sa kanilang lugar. Maihahalin tulad ang ganitong senaryo sa Di Umano'y Red Room na makikita lamang sa dark web. Share ko lang sa inyo na ang direktor ng Hostel ay si Eli Roth na siya ding direktor ng pelikulang The Green Inferno. Sobrang weird ang susunod na pelikula sa ating listahan na may pamagat na Tusk. Hindi ko na kayo masyadong bibigyan ng detalye sa pelikulang ito. Para naman kapag napanood nyo ito, malaman nyo kung gaano ka-weird ang palabas na ito. Midsommar, isa sa mga pelikulang gawa ng bagong usbong na direktor na si Ari Aster. Si Ari Aster din ang may gawa ng pelikulang The Hereditary, at kung gusto nyo magkaroon ng idea kung paano mag-isip ang isang Ari Aster, ay subukan nyong panoorin dito sa YouTube ang short film niyang pinamagatang The Strange Thing About the Johnsons. Ang Midsommar ay umikot sa babaeng si Dani. Matapos mamatay ang kapatid ni Dani at ang kanyang magulang, ay napagpasyahan niyang mag-move on at subukan magpatuloy sa kanyang buhay. Sakto naman na ang kanyang nobyo ay niyaya upang magpunta sa Sweden. Dito ay nasaksihan nila ang isang summer festival na ginaganap lamang kada lumipas ang 90 years. Matapos niyong mapanood ang pelikulang ito ay mapapaisip na lang kayo kung ano nga ba ang napanood niyo. Sinasuggest ko na panoorin niyo ito ng 2 beses para maintindihan niyo ng maigi ang nilalaman ng pelikula. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? Susunod sa ating listahan ay ang pelikulang The House of 1000 Corpses na isang comedy horror film. Umikot ang istorya sa grupo ng mga kabataan na nakidnap at naging biktima ng isang psychotic family. Kung hindi ka sanay makakita ng taong pinapahirapan ay hindi ko isasuggest na panoorin mo ang pelikulang ito. Last but not the least ay ang pelikulang The Human Centipede. Sa lahat ng pelikulang nandito sa 2nd level, dito lang ata ako muntik masuka. Lalo na nang pinanood ko ang uncut version at colored version ng Human Centipede 2. Ayoko na lang magbigay ng detalye kung tungkol saan ang pelikulang ito dahil sigurado akong narinig nyo na ang tungkol dito. Basta maipapayo ko lang sa inyo na kung di nyo pa ito napapanood at kayo ay curious, make sure lang na kumain muna kayo bago nyo ito panoorin dahil maaring mawalan kayo ng gana pagkatapos nyo sa pelikulang ito. I'm here today because your mother is very worried about you. Abangan sa susunod, pag-usapan naman natin ang mga pelikula na nasa level 3 ng ating iceberg. Kung natakot ka na sa mga pelikula na nandito sa level 1 at nandiri sa level 2, kalahati pa lang yan kapag nalaman mo kung ano mga pelikula ang nasa level 3 pababa. Kita-kits tayo next week, at bago matapos ang video na ito, ay re-remind ko lang kayo na huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga videos na aking i-upload weekly. With the psychological and sexual abuse inflicted on him by his father.